naranasan mo na yung iyong pinaniwalaang iyong sinabi ay nangyari sa iyo, mula sa pangyayaring yun, wala nang magiging imposible sa iyo. Nothing whatsoever will be impossible for you. So kailangan mo lamang ay isang karanasan na ang salita ng Diyos na mamumutawi sa iyong bibig ay may kapangyarihan. Amen? Amen? So tayo po ay pamilya ng Diyos na ang ating buhay ay nasa ating bibig. Amen? Kaya huwag kang magsasalita ng kontra sa Biblia. At para ito ay magawa natin, kailangan nagbabasa ka ng Biblia. Hindi inuupuan ang Biblia. Amen? Hindi rin linuluhuran. Dahil kahit luhuran mo yan ng 1,000 taon, hindi mo maintindihan ang laman ng Biblia. Paano malalaman ang laman ng Biblia? Kung hindi mo kayang basahin, ipabasa mo. At makinig ka dahil faith cometh by hearing. And hearing. Hindi one time hearing. Ano po? Kailangan hearing. And then, hindi ka magkakaroon ng hearing aid. Dahil magiging malusog ang iyong tenga dahil lagi kang nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ang iyong katawan ay magiging malusog at malakas. Bakit? Dahil puspos ka ng salita ng Diyos. Sabihin mo, O Diyos na aking Ama, pakilinisin mo nga po ang aking labi. At ito ay alisan ng anumang bahid, ng anumang mantsa, ng pagsasalita na may katabilan at salungat sa iyong salita. Linisin mo nga ang aking bibig at sidlan ito ng kakaibang karunungan. At mula ngayon, ang buhay ko ay papatnubayan ng lahat ng iyong kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabing, I love you, Lord. Hallelujah! Iniibig mo ba talaga ang Panginoon? And I my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King. A sweet, sweet sound in your ears. So salamat aming Ama sa laging bukas na pagkakataon na ibinibigay mo sa amin upang kami ay magkasama-sama at aming maunlad na alalahanin ang lahat ng iyong kabutihan sa amin. At ang biyaya mo'y walang ubos at di nababawasan. At ang lahat ng iyong mabuting mga balak ay iyong tiyak na isa sa katuparan. Kaya ito kaming muli, natutuwa't nagagalak sa iyo na sa kabila ng aming kakulangan, lagi mong pinupunan. Sa kabila ng aming kahinaan, kami iyong pinalalakas. At sa kabila ng aming kamangmangan, kami ay iyong tinuturuan. At kailangan ka namin. Kailangan ka namin.
Sabihin mo, kailangan kita, Panginoon. Ikaw lamang ang kailangan ko bawat sandali. Sige po, dahil kailangan mo ang Diyos. At kapag yan ang iyong bukang bibig na kailangan mo ang Diyos, kailanman na hindi ka pinabayaan ng Diyos, kailanman hindi ka iniwan ng Diyos, may kalungkutan pero may kaaliwan, may pangamba pero may katapangan. At tingnan mo uli ang iyong katabi at sabihin mo, tignan mo ako, matibay at matatag dahil sa biyaya at awa ng Diyos. At habang ito ay aking pinaniniwalaan, lalong lumalago ang buhos nito sa aking buhay. Kaya sabihin mo, wala akong gasto sa maintenance medicine. Wala din akong nagagasta sa gamot, manggagamot at paggamutan. Dahil alam niya na siya ang dakila kong manggagamot. Amen? Kaya ang mata ko ay nakakakita dahil siya ang nagbibigay ng kalusugan sa aking mga mata. Amen po ba? Na ang tenga ko ay malinaw at kahit na pagbagsak ng karayom ay naririnig ko, mangyari ito sa akin. Amen? At laging tandaan mo po, ang Diyos po ay hindi palasigaw sa mga anak niya. Pag siya po'y nagsalita, malambing at matinis na tinig. When he speak, it is always with loving kindness and it will be whispering hope. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya kung ikaw ay may pag-asa, ang ibig sabihin, binubulungan ka ng banal na Espiritu na huwag kang mawawala ng pag-asa. Kung kulang ka man sa pera, pansamantala yan. Kung may kirot ang iyong katawan, pansamantala yan. Kung masakit ang iyong gulugod, pansamantala yan. At yan ay aalis kapag ayaw mo na. Pero yay mananatilit magtatagal kung iyong iniinda. Hello? At laging ipinapatutuo mo, yung iyong nararamdaman, tatagal yan. Pero pag ang pinatututuo mo, ikaw ay pinagaling sa mga latay ni Jesus Kristo. At laging sasabihin mo na ang nag-iikapot, nagkakaloob, tutustusan ng Diyos ang ayon sa kanyang kayamanan sa kalangitan. Kaya huwag mong sasabihin ang iyong kakapusan. Huwag na huwag, please. Never speak of defeat. Never testify of failure. Because in Jesus, you are more than conquerors. In Jesus, you are overcomer. So give glory to Jesus so that the Father countenance will shine upon us. Pag iyong pinasasalamatan ang Panginoong Hesukristo, nagliliwanag ang mukha ng Ama. At dun lang sa pagliliwanag, natutumba na yung mga nakapaligid sa iyong demonyo na hindi mo kita sapagkat makapangyarihan ang mukha ng Diyos. Amen! Amen? Kayo ba'y naniniwala na may nangyayari na ngayon sa iyong buhay? Nawawala yung kabigatan sa iyong buhay because the anointing break the yoke. Amen? The anointing, remove darkness. Jesus. It's not our goodness, it's His goodness. The riches of His goodness and forbearance is always available. Amen? Kaya kanina, nung pagtungo ko, may piso dito sa altar. O 5 piso yata, piso. Ibig sabihin, humanda ka sa malaking pagpapala. Amen? Sapagkat laging tandaan po natin, may ginagawa ang Diyos at laging tandaan mo, ito po ay laging pagpapala. Amen? Dahil laging tandaan mo yung ating pagkakaingay, yung ating pagsisigawan,
Nawawala ang buntong hininga. Nawawala ang kalungkutan at kahapisan. Ura da kia da handa ka. Shanda ka da kasakara la da. At ang Diyos po sa lahat ng oras nasa panig natin. At kailanman hindi ka iiwan dahil ang pangalan mo ay nakalista, nakasulat, nakatala sa aklat ng kordero, sa aklat ng buhay sa langit. At araw-araw, yun po ay pinagmamasdan ng Diyos. Bukod pa doon, bawat pangalan natin iniukit sa palad. Nabasa niyo na ba yung bahaging yun ng Biblia na pangalan mo yung nakaukit sa palad ng Diyos? Amen! Hallelujah! Kaya yung pangalan mo'y hawak ng Diyos at ikaw ay parang babasaging kristal na iniingatan ng Diyos araw at gabi. His love will preserve you throughout all eternity. So welcome po sa 31 years anniversary ng Radio TV broadcast ng Greg Durante Ministries. Dapat po ang Diyos na ang kanyang katapatan ay di nagbawa. Para natin pong tema, Brightly Shining Forever and Ever. Kaya kailangan po na kayo ay makasama doon, lalo na po yung patuloy na sumusubaybay sa gawain ito sa iba't ibang pasilidad sa Radio TV at maging sa YouTube at maging sa Facebook. Kaya nga po, limitado na lamang po ang dami ng ticket, kaya ipinagkaanyayan po ito sa May 19 dito po sa Bayanihan Center ng Unilab na pangalabi po nito makita sapagkat ito ay nasa Pioneer Street at ang landmark po ay yung DC Supermarket. Ipagtanong lamang po ninyo at kayo po ay makararating sa kanto po ng Show Boulevard at ng Pioneer. A walking distance po yun. At sa mga sumay sasakyan po, napakalawak po ng parking ng Unilab. Mapagpala po kayo ng Diyos at maging napakatalim sapagkat sa kataliluhan na nagbuluhan sa Diyos, kayo po ay magninimbing na katulad ng firmament o ng sky o ng kalangitan. At magdala po kayo ng mga kaluluwa habang kayo ay nabubuhay at kayo po magliliwanag na katulad ng mga bituin. Mapagpala po kayo ng Diyos at ito po sa May 19 na ito atin pong ipagdiriwa at tayo po ay nagsasama-sama dahil tayo ay maiinis sa hinihintay. Kaya po tayo ay nagkakaisa dahil hinihintay natin ang pagpapalik ng Panginoon. At ang mga nagbabantay sa pagpapalik ng Panginoon laging nagliliwanag. So, brightly shine under us the sky and brightly shine like the star in heaven. At ito po ay ating matututunan sa ating pagpipipon. Mapagpala po kayo ng Diyos at makaisa kayo at makasama dito po sa May 19 na pagdiriwang ng 31 years anniversary. At napakabilis po ng mga taon at parang napakadali nung pag-abot ng 31 years. At hindi nakita yung mga hardships, difficulties, crisis ng ministeryo through those years. At ito po ay dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At salamat dahil kayo ay kaisa po, kapit kamay at kapit bisig. Tuloy-tuloy po tayo na magligtas ng kaluluwa dahil ito ang tibok ng puso ng Panginoon at hiling ito ng Panginoon para sa panlalakihan ng Ama. Tara na po, ngayong May 19, dito po sa Bayanihan Center ng Unilab, dito po sa malapit sa kanto ng Show Boulevard at ng Pioneer Street, harapan po ng DC Supermarket. Kung maghanda na po kayo at tayo po mula alauna ng alas 6,
Nagkakasama magtitipon, magpapanalangin sa isa't isa, at tayo po ay maging gamit ng Diyos sa kanwalatian at pinagkagayahan. Mapagpala po kayo ng Diyos at ako ay uhusan ng maiksing panalangin. Father God, I thank you so much that everyone viewing this short video, they will go and they will love you, Father. And Jesus, they are continue on and consistently remain faithful to you because of your mighty great word. So bless everyone and let each one that you have touched decide to be with me this celebration of the 31st year anniversary of your ministry, Great Day to Live. At mapagpala po ang bawat isa sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. The Lord bless and keep you, and may His face shine upon you, and be gracious to you, and the Lord lift up His countenance, and give you peace. May the mercy, the peace, and love of God increasingly be granted to all of you. In Jesus Christ's name, God bless! Kaya ngayon, hingin mo yung lahat ng kailangan mo. Ask God right now. Ask God in the name of Jesus without doubting. Amen? Without doubting. Do not be calculating. Amen? Do not be logical. Dahil pag ikay logical, hindi ka tatanggap ng kakaiba. Dahil ang hihingin mo ay impossible, illogical, and unreasonable. At laging tatanggapin mo ang lahat-lahat. Kaya nga po, ikaw at ako ang palatandaan na tayo ay mapagpakumbaba dahil kailangan natin ng Diyos araw at gabi. That is the sign of humility and meekness. You always need God. Amen? So, kailangang magpatuloy ka, paunlarin mo, kailangan ko ang Diyos araw at gabi. Kailangan ko ang Diyos araw at gabi. Amen po ba? Amen. At maunawaan mo, at mamaya sa mensahe, pakikita ko kung paano na ikaw ay sasamahan ng Diyos dahil laman ng puso at isipan mo siya. Amen. Hindi po pag may problema lang, hindi po pag may sakit lang. Kailangang laging laman ng isip at puso natin ng Diyos upang ang ating nguso ay laging makapagsalita ito sa tuwing ito'y bubuka na ang ipinagmamalaki mo ay tanging ang Diyos. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. E pagpalain mo ang 16 na tao at sabihin mo, nag-umpisa na ang kaluwagan sa iyong buhay, sa espiritu, kaluluwa at katawa. Pumunta ka sa 16 na tao. May kasama ba tayong tao dito? So, ligid na rin kayo. Tapos na ang ating pag-aawitan. Ligid, 16 na tao. So, pumikit ka sandali. At iyong isipin ang talatang ito. Nalalaman ko ang balak ko sa inyo. At iniisip ko yung balak ko sa bawat isa sa inyo, hindi kasamaan, kundi magandang kinabukasan. Kaya, pag pumapasok sa iyo, baka ka maghirap, palitan mo po yun. Hindi ka maghihirap dahil iniisip ka ng Diyos para sa magandang kinabukasan. At kapag nagpatuloy ka doon sa isipang iyon, laging tandaan mo, you will be a good person. A good person is one who believe. Ang isang mabuting tao, lalaki o babae, yung patuloy na sumasampalataya. And a good person always leave an inheritance. Amen. Ang isang mabuting tao, lalaki o babae, laging may iiwang pamana. Amen. Amen? Kaya lalawak ang iyong tumana. Alam niyo, ang tumana, malawak na pataniman. Kaya nga, unawain mong mabuti, sabihin mo sa iyong katabi, sabihin mo, siguraduhin mo na si Jesucristo lamang
ang tanging mahalaga sa iyo. Huwag mong daragdagan, si Jesucristo lamang. Sabihin mo, period. Huwag koma, amen, period. At lahat ng kasama ay magtatapos dahil si Jesucristo lamang ang mahalaga sa iyo. Pag koma, ay mahirap po yun. May idadagdag pa ron. Pero pag period, tapos. Kaya nga, sabihin mo, napakabuti ng Diyos. At ako'y malusog. At ako ay lalakad na laging malusog. Kaya't ako, konti man ang kainin ko, mananatili akong laging busog. Sapagkat si Jesucristo ang aking pagkain araw at gabi. Siya ang tinapay ng aking buhay. Kaya sa pangalan niya, at tanging sa pangalan niya, ako ay iniaangat niya. At ang napakaganda kay Jesucristo, iniaangat niya ako sa pinakamataas na kalagayan. Kaya Ama, salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Eh ano ba yung very high position? Lagi ka pong nasa gawain pag may gawain. Yan po ang high position. At ang pinakamaganda pong pagpapalang nasa atin ay yung makapagpatuloy tayo sa salita ng Diyos. Kaya nga, isa sa pinakadakilang pagpapala sa atin ay nagbabasa tayo ng Biblia. At bihira po, magtanong ka po sa 1,000 tao kung sino ang nagbabasa ng Biblia at baka ikagulat mo, ikaw lang pala ang nagbabasa kahit 1 talata lang. Kaya kailangan dagdagan mo, amen, at basahin mo ang buong Biblia. Amen? So huwag ka nang mangako, basta sikapin mo na basahin ang buong Biblia. At ito po ang titiyakin ko sa iyo, bubukal ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Sa mga liham ni Apostol Pablo, siya po ay gumagamit ng mga halimbawa o ilustrasyon. Ginamit niya ang tungkol sa magsasaka, ang tungkol sa manlalaro o atleta, at ang tungkol sa sundalo o kawal. At kung titingnan po natin, siya rin ang nagsabi na ang magsasaka ay matiisin. Dahil ang kanyang gagawin lang, bungkalin ang lupa at ihanda ito at taniman. Pagkatapos doon, maghihintay na lamang siya ng takdang oras sa pag-aani. Sa pagitan ng pagtatanim at pag-aani, ang Diyos ang magbibigay ng ani. Kaya kailangan ang paghihintay at pagtitiis. At ang isang atleta ay sinusupil niya ang kanyang sarili upang maging itong malakas. Kaya't siya ay nakatuon ay doon sa kanyang kakamting premyo. Nakatuon siya doon sa premyo. Kaya siya ay nagsisikap na ito ay kanyang makuha at makamit. At ang isang kawal, ang isa sa kanyang pinakamahalagang pag-aari ay ang kanyang baril. Kaya't siya ay magsasanay sa paggamit ng anumang uri ng sandata. Dahil doon naruroon ang kanyang buhay. Tayo ay manalangin. O Diyos aming Ama, napakabuti mo. At hindi pa namin na sasambit ng aming bibig, narinig mo na kami. Bulong lang ng puso ay napakalakas na iyong naririnig. Sapagkat ikaw ang panggagalingan ng lahat ng katugunan sa aming panalangin. At salamat Panginoong Jesucristo dahil ikaw ang nakikipaglaban sa aming labanan. At lahat ng hadlang, ikaw ang sumisira at nagwawasak.
At salamat, Banal na Espiritu, dahil ikaw nagsisiwalat ng mga katotohanan tungkol sa aming buhay na walang katalunan. May kabiguan pero hindi matatalo. May digmaan pero hindi magagapi. At ikaw, Banal na Espiritu, ang laging nagpapaalaala sa amin na kami ay selyado ng Banal na Espiritu at kami ay higit pa sa mananagumpay. At maging ang katapangan at lakas ng loob, tustos na nagbubuhat sa iyo. E Ama, sa kapangyarihan mo at ni Hesukristo at ng Banal na Espiritu, wala kaming talo. At lahat ng kapanalunan namin, every victory, every conquest, every triumph, we offer all to you. Because it is you alone who will always do it for yourself through us. In Jesus Christ's name. Amen. So wala po tayong katalunan. Amen. Kaya nga ito ang aking napagtanto. The art of obsession or art of obsession. Obsession. Kahit kung titingnan po natin, pag sinabing obsess, walang laman ang iyong isipan at wala kang bukang bibig kundi isang tao lang. Ulitin kong muli, ang obsess, ang ibig pong sabihin, laging iniisip mo ay iisang tao. At alam natin na isang taong makatutulong sa atin sapagkat siya ang gumawa ng lahat ng ating mga biyaya at pagpapala at ang kanyang pangalan ay Hesukristo sa Griego at sa Hebreo ay Joshua. Kaya nga kung atin pong unawain, kailangang magsanay tayong makilala ang kabuuan ng pangalan ni Jesus na nandun ang lahat ng kapangyarihan. Nakapagpalayas kami ng mga demonyo sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Nakapagpagaling kami ng mga may sakit sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Hindi sa pangalan ng denominasyon, hindi sa pangalan ng simbahan, hindi sa pangalan ng pastor. Nakatutuwa at nakagagalak na ang Greg Durante Ministries Radio and TV Broadcast ay nakaabot ng 31 years at ating ipagdiriwang at ating pasasalamatan ng Diyos sa kanyang katapatan at itong pagdiriwang ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos ay gagawin natin sa Unilab Bayanihan Center, Pioneer Street, Barangay Kapitolyo, Pasig City sa May 19, 2018, alauna hanggang alas 6 ng gabi. At may panauhin tayo si Reverend Mohan Maharaj ng Alberta, Canada at si Pastora Terry Cheng ng Terry Cheng Ministry ng Hong Kong. At gayon din si Sister Nora Liwanag, ang founder ng King's Church sa Rojas, Oriental, Mindoro. At makasama po kayo ron May 19, 2018, alauna hanggang alas 6 ng hapon. At ang registration fee ay 300 pesos. Mapagpala po kayo ng Diyos at tayo'y magsama-sama sa araw na yon. God bless you all in Jesus Christ's name. Amen. Ang lahat ng kapangyarihan ay nasa pangalan ni Jesus. Kaya kung anuman ang iyong dinaraan ng pagsubok sa pangalan ni Jesus, mapagtatagumpayan mo yan. Anumang problema ang iyong sinusuong sa pangalan ni Jesus, malulutas mo yan. At anumang kirot sa iyong katawan sa pangalan ni Jesus, papalitan ang iyong atay kung yan ay may depekto. Because God is created God. Creative God. He is the Creator. He is El Elyon, the Most High God, the possessor and owner of the whole of creation. At ikaw ay sobra ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Isip-isipin mo po. Walang pinakamahalaga sa Ama kundi ang kanyang kaisa-isa't bugtong na anak. Ano po ba ang bigatin? So, atin pong unawain, begotten Son of God. So, atin pong unawain din na siya'y Diyos na nagkatawang tao.
Yun pong word na begotten, siya ang kauna-unahang tao, bagamat siya ay Diyos, nung magkatawang tao siya, siya ang kauna-unahang taong binuhay mula sa libingan. Si Lazarus ay binuhay din, pero namatay uli. Si Jesucristo nung buhayin, hindi na namatay kailanman. Siya'y buhay, magpasawalang hanggan. Amen. Yun po ang bigaten, the first who was resurrected and lives. At siya kasama natin araw at gabi. Amen. Dahil si Jesucristo'y buhay. Amen? Amen. Kaya kasama natin siya araw at gabi. Amen. At pag naunawaan mo ang katotohanan ito, ma-problema ka man, hindi ka ma-pressure ng problema. Iaangat ka ng bawat suliranin dahil ito'y malulutas mo. Sapagkat ang Diyos ay handang tumustos, ang Diyos ay handang tumulong. At ang suliranin ng maraming Kristiyano, sila'y lumalapit sa Diyos para sa pantuisyon. Yun po ba'y mali? Tama po yun. At karaniwan ang Kristiyano ay gusto niya ay ang kanyang pamilya ang pangunahin sa lahat ng pamilya. Tama po ba yun o mali? Tama rin. Kaya nga ating unawain, gusto ng maraming Kristiyano may sasakyan. Tama po ba yun o mali? Tama rin. Purihin ang Panginoon. Kaya nga kung atin pong unawain, hindi masama na ikaw ay maging mayaman. Hindi masama na ikaw ay magkaroon ng maraming pagpapala. Hindi po ito masama dahil ito'y magiging buhay na patutuo. At hindi naman ibig sabihin na kapag wala tayong pagpapala ay hindi tayo mahal ng Diyos. Atin pong tandaan na hindi habang panahon tayo ay manlilimahid. Hindi habang panahon tayo ay mahirap. Hindi habang panahon tayo may kirot sa katawan. Ito po ay pansamantala, sapagkat sa ibabaw ng lupa, walang pamalagian. Sa ibabaw ng lupa, lahat ay pansamantala. At napakahalaga po, the art of obsession. Yun pong art, ito po ay yung iyong naiguguhit sa iyong imahinasyon. Kaya kailangang ikaw ay laging naglilikha ng kagandahan ng Panginoong Hesukristo sa iyong bawat paggising sa umaga. You are so obsessed and you have decided that you cannot continue on living without Jesus Christ. And that is truth. Hindi po tayo mabubuhay kung wala si Hesukristo. Ngayon, hindi po natin pag-uusapan ang hanap buhay dahil yan po ay kusang ibibigay sa iyo at sa akin. Pero mag-alab ka ng lubusan at umunlad ka sa alab ng iyong pagtitiwala sa Panginoong Hesukristo, madali na po ang pera. Ulitin kong muli, madali na po ang pera kapag ikay maalab sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat pag maalab ka sa Panginoong Hesukristo, wala nang magiging imposible sa iyo. So ang titulo po ng mensahe, Art of Intercession. Art of Intercession. Obsession. Art of Obsession. Ngayon natin pong unawain. Kung titingnan po natin sa Hebrews 12:2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faiths, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So pansinin po natin, dito po ay nakapaloob na habang siya nakapako sa krus, hindi po niya alintana yung kirot ng pako. Yun pong pako ay 8 inches at ito po ay 1/2 inch yung apat na kanto. Meron po akong natanggap na isang pako na katulad ng pakong ginamit nung siya ipako. Ganun pong kahaba at isang hinlalaki ang taba. Ipinako po yun sa mga kamay ng Panginoon.
Eh, bakit po kaya ayaw niya ng anesthetic? Di ba, binibigyan siya ng suka, ng vinegar na may halong pampangimay. Ipinipilig niya yung kanyang bibig. Gusto niyang to the most painful. Kailangan yung extent ng kabayaran ng kasalanan mo at kasalanan ng sangkatauhan ay mabayaran niya. Kaya tayo tinawag the redeemed of the Lord. Amen? Mga tinubos. And then the ransom of the Lord, mga binili. Kaya ikaw at ako'y tinubos, ikaw at ako'y binili. Kaya wala na ang kalungkutan sa atin dahil ang kalungkutan ay galing sa kasalanan. At ikaw at ako'y pinatawad na sa kasalanan, kaya wala na tayong kalungkutan. Amen. Hallelujah. Kaya sabihin mo, ang nasa kasalanan ay malungkutin. Pero ang naniwalang, siya'y kinaawa at kinahabagan, at kinaawaan at kinahabagan ng Diyos ay laging maligaya. Amen. Ang kaligayahan po hindi yung magtagumpay tayo. Ang kaligayahan po ay tayo'y matagumpay na. We are not here to obtain victory. We are from victory. Amen? And we live day after day in victory, and more victories we shall obtain. Why? Dahil tayo po'y linikha ng Diyos, ang DNA natin, mananagumpay. Amen? Tingnan mo ang iyong sarili at sabihin mo, si Jesus na nasa akin ay mas makapangyarihan kaysa kay Satanas na nasa sanlibutan. Ang sanlibutan po ay hindi ang daigdig. Ang sanlibutan po ay yung uri ng pamumuhay ng mga drug lords, ay yung uri ng pamumuhay ng mga nabubuhay sa kalasuan. Doon po naroon si Satanas. At pilit niyang hihikayatin ang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang panlilinlang. Tikman mo ito, hindi ka naman maaano. Pero laging tandaan mo po, ang malaking bisyo ay nagsisimula ay sa patikim-tikim. At ang nagbibisyo ay yung hindi niya ginawang pangunahin sa kanya, si Jesucristo. And ayos kong ating maintindihang mabuti, napakapalad natin, mabiyaya ang ating buhay sapagkat hinirang tayo ng Panginoon. Bakit po ba napaka makapangyarihan nung umpisa ng simbahan? Bakit po ba in 300 years nadala nila ang mabuting balita sa buong daigdig to the known world of that time? Marahil hindi nila napuntahan ang kasulok-sulukan ng daigdig, pero sila po ay nakapagpatuloy sa buong daigdig nung panahon nila. Ano po kaya ang sikreto? Meron po kayang sikreto? Meron po kayang susi kung bakit nadala nila ang mabuting balita? So kung titingnan po natin, si David Livingstone ay merong acute asthma, pero siya nagmisyon ay sa Africa, sa kabundukan ng Africa. At hindi gumaling yung kanyang acute asthma, nagpatuloy siyang nangangaral ng mabuting balita kahit nasa acute asthma siya. Kahit kung titingnan po natin, ang buhay ng mga naging matagumpay, na mga lingkod ng Diyos, yung isa naman, nakalimutan ko ang pangalan, pero siya naman ay mayroong acute peptic ulcer. At kailangan hindi siya magugutom. At kailangan na siya ay matutong makihalubilo sa tribo dahil siya rin ay pumunta sa kabundukan ng Africa. At pag siya ay nagutom, tsak na siya ay mamamatay dahil dun sa daladala niyang sakit na yon. Pero, binigyan siya ng karunungan kung paano siya mabubuhay na siya ay laging nagtatagumpay. Ang pagtatagumpay po ay huwag mong iindahin ang iyong nararamdaman. Tingnan mo ang iyong katabi. Huwag mong ipatututuo yung iyong karamdaman. The Holy Spirit is given to us for witness. Sabi nga ng isang lalaki ng Diyos, sila'y hirap na hirap. Bagong pagpapamilya, dalawa ang kanilang maliit na anak. At siya'y napakaalam sa Diyos at siya'y dumadalangin. At ang sabi ng Diyos, mag-aral ka sa Bible School.
Nakatutuwa at nakagagalak na ang Greg Durante Ministries Radio and TV Broadcast ay nakaabot ng 31 years at ating ipagdiriwang at ating pasasalamatan ng Diyos sa kanyang katapatan. At itong pagdiriwang ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos ay gagawin natin sa Unilab Bayanihan Center, Pioneer Street, Barangay Kapitolyo, Pasig City, sa May 19, 2018, alauna hanggang alas 6 ng gabi. At may panauhin tayo si Reverend Mohan Maharaj ng Alberta, Canada, at si Pastora Terry Cheng ng Terry Cheng Ministry ng Hong Kong. At gayon din si Sister Nora Liwanag, ang founder ng King's Church sa Rojas, Oriental Mindoro. At makasama po kayo ron May 19, 2018, alauna hanggang alas 6 ng hapon. At ang registration fee ay 300 pesos. Mapagpala po kayo ng Diyos at tayo'y magsama-sama sa araw na yon. God bless you all in Jesus Christ's name. Amen. At ang sabi niya, hindi ho pwede, Panginoon. Dahil ako ay may 2 anak. At kami po ay walang kapera-pera. Pero ako po'y commercial airline pilot. Pwede po akong magpiloto. Ang sabi niya, tapos ka na ron. Mag-aral ka sa Bible School. Panginoon, wala po akong pantuition. Mag-aral ka sa Bible School. Hello? So, pag ikaw po'y nagkaroon ng encounter sa Diyos, tandaan mo po ito. Ang Diyos po ang masusunod doon sa kanyang ibig. Mangangatwiran tayo pero mababalam, pero ang ating babagsakan na yun pa rin kanyang pagkatawag. At ang sabi niya, kung talaga pong boses mo ito at ako'y tinawag mo, eh bigay mo po yung kailangan kong pantuition, oram mismo. At kung hindi mo naman ako bibigyan, ako'y maghahanap buhay uli. At ang sabi ng Diyos, hindi. Magpo-full-time ka. Pero Panginoon, paano nga? At gagawin ko po yan. Subalit, pag hindi mo ako tinustusan, ituturo kong ikaw ay uncaring God. Payag ka po ba ng ganun? Hello? So, ito po, hindi ko nababanggitin ang kanyang pangalan hanggang ngayon. Yung ministeryo niya ay pumupunta sa iba't ibang panig ng daigdig, at ang unang katibayan ng kanyang pagkamasunurin sa Diyos na nalangin siya para sa isang eroplano, at may nag-donate ng eroplano. At nung pagtanggap niya ng eroplano, nagsalita uli ang Diyos at ang sabi, i-donate mo yan. Eh, katatanggap lang niya. Hindi pa niya napapalipad, i-donate na agad. At muli, siya nagkaroon ng struggle. At ang sabi ng Diyos, i-donate mo yan. Panginoon, ang tagal kong idinalangin ito, i-donate ko, i-donate mo yan. At i-donate niya. Laging tandaan mo po, hindi mo mahihigtan ang malaking balak ng Diyos. Pagka-donate na pagka-donate niya, may dumating sa kaniyang may dalang 3 doble ang laki na eroplano, i-donate sa kanya. Darating po kaya yung 3 laki dun sa kanyang eroplanong natanggap kung hindi niya ibinigay yung unang eroplano? Ayun, salamat at alam nung isa. So ang pagkamasunurin po ay napakahalaga. Because obedience is better than sacrifice. Amen po ba? If you be willing and obedient, you shall partake the best of the land. Pero masakit mang sabihin, marami pong Kristiyano nakatuon ay sa best of the land, pero walang willingness and obedience. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, sana hindi ka na ganun. Nasa pagpapala ka lang nakatingin. At yung mga Kristiyanong sa pagpapala lamang nakatingin, pag kumulimlim na ang kaalapaap, ay hindi na tutuloy sa gawain. At ang titingnan niya ay signal.
Pero laging tandaan mo, sa malaking signal ng bagyo, nandun ang malaking signal ng biyaya at pagpapala. Amen. Sapagkat ang mga biyaya at pagpapalang pambihira, ibibigay niya doon sa matatapang. Amen. Amen. Sa matatapang. Amen. So pansinin po natin, hindi niya naramdaman yung kirot. Bakit? Dahil ang isipan niya ay wala doon sa kirot. Saan nandun ang kanyang isipan? Ang sabi po doon, who for the joy that was set before him. And what is that joy? Your and my redemption. Your and my salvation. Yun ang kanyang focus, yung ating kaligtasan. Kaya hindi niya maramdaman yung kirot. Kaya maraming nakakaramdam ng kirot dahil siya'y nakatingin, baka pag siya'y namatay, paano na ang kanyang mga pamilya? Huwag mong iisipin. Dahil alam ng Diyos kung paano niya tatrabahuhin ang iyong mga anak at apo. Kayo ba'y naniniwala na alam ng Diyos ang lahat ng ating hinaharap at kinabukasan? Amen. Kaya ang nagpapabalam, the very person that delay our blessing is we ourselves. Tayo mismo. Sapagkat may mga pagkakataon na minimaintain pa ang sakit. Samantalang ang sabi ng Biblia, continue on my word. Because my word shall not return to me void without performing the word that you believe. Amen po ba? Kaya kailangan na maranasan mo ang isang pambihirang himala dahil ang Diyos ay Diyos ng himala at ang nangangaral ng mabuting balita ay sinasamahan ng Panginoong Hesus Kristo at kaya siya'y sumasama dahil ang pangalan natin ay nakatala sa aklat ng buhay. Rejoice not that demons flee in my name. Rejoice not that sick people were healed in my name. Rejoice that is effective. My name is powerful to those whose name is written in the Lamb's Book of Life. Aba, ay yung pangalan mo po'y nakalista doon. At dahil nakalista, alamin mo kung ano yung budget mo. May budget ka po. Kaya yung malalaking problema mo ay isang kasangkapan para maunawaan mo kung gaano kalaki yung budget mo. Ang Israel ay matagumpay kahit maliit na bansa because of their enemies. Without enemy, you cannot be strong. Because you will not be prayerful kung wala kang kaaway. Kung wala kang suliranin, hindi ka magiging madalanginin. At panalangin lamang ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan para patigilin ang mga gawa ng demonyo sa ating paligid. Oh. At ang unang palatandaan na ikay umuunlad, merong nag-uusig sa iyo. The first sign that you are growing, there will be persecutors. Si Pablo, kahit saan pumunta, merong umuusig. Si Jesus, kahit saan pumunta, may umuusig. Pero siya ba'y nagsentro sa nang-uusig? Hindi po. Nakatingin siya katulad nung nakapako siya sa krus. Ano ang sabi dito? At ang sabi po dito, who for the joy that was set before him? Dahil sa galak na inilagay sa kanyang harapan, na pagtiyagaan niya, na pagtiisan niya ang krus. At hindi siya nahiya. Dahil ang kamatayan sa krus, ang pinakamababang uri ng kamatayan. Dahil ito ay para sa mga hampas lupa at sa mga masasama. Kaya sabi ron, despising the shame. So, hindi niya alintana yung kahihiyan ng kanyang pagkapako sa krus. And that is humility and meekness before his Father. And he sat down at the right hand of the throne of God. So, if we have the same character as that of Jesus, ang katotohanan po, araw at gabi, kahit tulog ka sa iyong kama,
ikaw ay nakaupo sa luklok ang kinauupuan ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang simbahan ay katawan ng Panginoong Hesukristo at sa Hesukristo ang ulo. At ang ulo ang bahala sa bahagi, lahat ng bahagi ng katawan. So we are seated with Jesus Christ in the heavenly places. At ang simbahan ay katulad ng gusali. And Jesus is the foundation. At ang simbahan ay katulad ng babaeng asawang babae. At si Jesucristo ang asawang lalaki. At ang asawang lalaki ang nagtutustos sa asawang babae. Tingnan mo ang iyong katabi. At iyon likha in the art of obsession. Be obsessed that your spouse will be mighty on earth. Laging iyong isipin ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sasama sa iyong asawa. Nang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sasama sa ating mga anak. Amen po ba? Ngayon, bakit makapangyarihan ang unang simbahan? Bakit sila ay walang takot? At bakit ang simbahan ngayon ay matatakutin? Tayo doon, sa islang yun, marami doon mangkukulam. Ay, ikaw na lang, pastor. Hindi ako tinawag para dyan. Kapatid, nais kong ipaunawa sa iyo, si Hesukristo'y nasa iyo. Hindi ka naman lalakad doon. Huwag kang lalakad sa isang lugar na alam mong maraming mangkukulam. Sasabihin mo yun sa iyong pastor. Nalalakad ka at magbabakasyon ka doon sa lugar na maraming mangkukulam. At ikaw, through intercessory prayer of your pastor and your brother and sisters in Christ, you will be completely covered by the blood of the Lamb. Amen po ba? Tingnan mo uli ang iyong katabi. Ang kayamanan mo ay matagal mo nang kasama. Hindi mo lang makita dahil hindi pa nabubuksan ang iyong paningin. At kaya hindi nabubuksan, puro ang reklamo, matumal ang benta. So lahat ng ating sinasabi ang mangyayari. Kaya nga ang sabi ng Biblia, calling those things which be not as though they were. Tinatawag ang mga bagay na hindi nakikita na parang nakikita. Pinaniniwala ng mga bagay na parang hawak na hindi pa hawak. Yun po ang pananalig. Kaya ang pananalig mo, paniwalaan mo sa latay ni Jesucristo, ikay gumaling. Paniwalaan mo na sa iyong pagtatapat, ikaw ay may kasapatan sa lahat ng bahagi ng iyong buong buhay. Amen. Oh, hallelujah. Kaya nga po ating unawain, huwag mong sayangin dahil 100 taong ka lang mabubuhay. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong sayangin ang 100 years allotted for you to live. Paano ito mapapaiksi? Alala dito, alala doon, laging nakatingin sa pera, laging nakatingin ay sa kirot. Magsanay ka na maging bingi sa naririnig na negatibo. Magsanay ka na walang pakiramdam sa kirot na iyong nararamdaman. At sasabihin, di po ba yan ay kasinungalingan? Hindi yan kasinungalingan sapagkat tumatayo kayo sa salita ng Diyos at hindi mo papayagan ang kasinungalingan na magpatuloy at maging kompetensya sa salita ng Diyos. For my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Hindi sinabing my job shall supply all my need. Ang sabi ay my God shall supply all your need. Hallelujah. Amen po ba? Hindi sinabing ang gamot ang magpapagaling. By His stripes you were healed. Nangyari na ang kagalingan bago pa tayo magkasakit. At ang ating gagawin to stand on. Manindigan sa katotohanan. Oh, purihin ng Panginoon. Kaya po, in 300 years na ipangaral nila ang mabuting balita, at kapag ipinangaral ang mabuting balita, may pangako ang Panginoon, sasama ako sa nangangaral ng mabuting balita. Amen! Amen! Hallelujah! So ngayon, kung titingnan po natin, bakit makapangyarihan ang mga Israelita sa lumang tipan? God bless you all. Sabik na po ako dahil sa broadcast
hindi ko nakikita kayo ng mukhaan. Kaya pinag-aanyaya po ang 31st year anniversary ng Great Day to Live sa radio at television. At ako'y naniniwala na sa ating pagtitipon ay makakapiling natin ang Panginoon sa isang malawakang pagsasama-sama. Sa magdalawang tatlo, nagkatipunan ko ng Panginoon sa ina at ikaw at ako magpapalain sa kakaibang paraan ng pagpapala. So ang date ko ay May 19, alauna hanggang alasais ng hapon. At ito po ay gagawin dito po sa Bayanihan Center, dito po sa Unilab. At ito po ay nasa malapit sa Corner Show Boulevard at Pioneer Street at sa harapan ng DC Supermarket. Mapagpala po kayo ng Diyos, ang ticket price po natin 300 at limitado na lamang po ang lahat-lahat at makatatawag kayo sa ating telepono sa 7238752 para po sa inyong ticket. At ganyan din po, pwede po kayong mag-log on sa gregdurante.com at makapala po tayo lahat ng Diyos. See you May 19, 2018 dito po sa Bayanihan Center Unilab sa Pioneer Street. God bless you in Jesus Christ's name. Dahil po alam nilang darating ang Mesiyas. So they focus on the truths and they are awaiting the soon coming of Messiah. Kaya nung sila po ay alipin sa Ehipto, kumalat sa kanilang pandinig, a deliverer will be coming. A deliverer is coming. Kaya sila nagkaroon ng pag-asa kahit ano ang hirap na kanilang dinaraanan, meron silang pag-asa na merong magliligtas sa kanila sa pagkaalipin. Dumating po ba yung narinig nila that a deliverer is coming? Yes, sa katauhan ni Moises. Pero nahirapan ang Diyos kay Moises. Moises, ipadadala kita sa paraon. Sino? Ako po ba ang kausap mo? Moises, ipadadala kita sa paraon. Panginoon, alam mo naman ako'y utal. Alam mo naman akong mahina. That is humility and meekness in the sight of God. Eh, siya po ay for 40 years bilang anak ng paraon. Eh, lahat po ng mahuhusay na pag-aaral ay naranasan niya pero nakalimutan. Ang lahat po ng mga nakasanayan pag hindi ginamit, nawawala. Tingnan mo ang iyong katabi, matalino ka sana, pero dahil hindi mo ginagamit yung karunungan mo, kaya natutulog, kaya gisingin mo, buhayin mo yung karunungang ibinigay sa iyo ng Diyos dahil you are so powerful in the hand of God. You are a mighty instrument in the hand of God. Amen. At ikaw ang gamit niya para wasakin lagi ang mga gawa ng demonyo, pero kailangang alam mo na ikaw ay makapangyariang gamit sa kamay ng Diyos. Hindi dahil sa pinag-aralan, hindi dahil sa lahi na iyong kinamulatan. It is because Jesus called and chosen you. Amen po ba? At unawain mong mabuti. Art of obsession. So, ang art po, pag tinignan mo sa dictionary, it is something that is created with imagination and skill and that is beautiful. So pag sinabing art and sciences, ito po yung nalilikha sa imahinasyon ng isang tao. Kaya yung obsession po ay nalilikha sa isipan natin sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-iisip sa iisang tao. So you have to develop, kailangan pong mabuo sa bawat isa sa atin ang alab natin sa buhay nating relasyon sa Diyos. Dahil kapag hindi ka po naging maalab, ang laging makikita mo ay ang masamang ugali ng kapwa-tao natin.
Kapag hindi po tayo nag-alab sa Panginoon, magiging mabigat po ang mga suliranin. At tayo po ay mapipigil at maaantala doon sa napakagandang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bakit po sila'y matapang? Sa lumang tipa ng inaasahan nila darating ang Mesiyas. Dumating ba ang Mesiyas? Dumating. Pero nakilala ba nila? Hindi. At bakit hindi nila nakilala? Sapagkat ang pagkakilala nila sa Mesiyas ay hari na nakasuot ng kasuotan ng hari. Pero ang dumating sa kanila ay isinilang sa isang sabsaban. Hindi nila matanggap na si Jesus ang Mesiyas dahil siya ay isinilang sa sabsaban. Ang tumanggap lamang na si Jesus ang Mesiyas ay yung pinagpahayagan ng banal na Espiritu. Kaya kung ikay nagtitiwala na si Jesus ang dakila mong manggagamot, it is because of the wonderful revelation of the Holy Spirit in your life. Kung ikaw naniniwala na hindi ka maghihirap, it is the wonderful revelation of the Holy Spirit in your life. Amen. At ikaw magiging matapang, ikaw magiging matibay, ikaw magiging matatag. At kung titingnan po natin, kailangang mag-alab tayo. Kaya pala, sabi ko, kaya pala ako'y maunlad. Dahil noong 1979, binasa ko ang Biblia at ang sabi ko, naku, babalik na pala ang Panginoon. Aywan ko kung bakit doon ako nagsentro. Sa pagbabalik ng Panginoon at ako'y nasa lalawigan from Manila, lumipat kami ng lalawigan. Aran sabi ko sa asawa ko, dahil sabi niya, balik tayo sa Manila dahil nandun palagay ko ang ating kinabukasan. Ay, hindi ka ako dito na tayo. Hintayin na natin ang pagbabalik ng Panginoon. Pero insistent po siya, hindi, babalik tayo sa Manila. Dahil kung ako po'y nagpatuloy sa lalawigan, hindi ko alam kung ano ang mangyayari, pero dahil sinunod namin yung gusto ng Diyos, kaya tayo magkakaharap ngayon. Amen po ba? So, ngayon, atin pong unawain, iisa ang dapat na pag-alaban mo at iisa ang dapat na pagsentruhan mo ng iyong buong buhay. Ano po iyon? Hintayin mo ang pagbabalik ng Panginoon. Laging isa puso't isa isip mo, babalik ang Panginoon. At ang lahat ng may pag-asang babalik ang Panginoon ay matibay at matatag. Tingnan ninyo ako. Dahil ako'y laging may pag-asang babalik ang Panginoon. Kaya pwede kong awitin, "Though none be with me, still I will follow." Bakit? Dahil ako ay may pag-asa, babalik ang Panginoon. Amen. At ang pagbabalik po ng Panginoon ay hindi po maganda para sa mga walang relasyon kay Kristo. Ang pagbabalik po ng Panginoon, tingnan mo sandali sa ng Sepanaya. Ipakikita ko po sa inyo kung ano ang uri ng panahon sa pagbabalik ng Panginoon. Sa 114. At ang sabi po doon, "The great day of the Lord is near." Wow! Lumantipan po ito. "It is near and hasteth greatly." Nagmamadali at pambihira ang pagdating nito. Mabilis. "Even the voice of the day of the Lord, the mighty man shall cry there bitterly." Yung pinakamalakas na lalaki sa panahong yun, iiyak ng buong kapaitan. Verse 15. So ito po yung pagbabalik ng Panginoon. "The day is a day of rats, a day of trouble and distress, a day of wasteness and desolation, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness." Habang ako ay nasa ibabaw ng isang malaking sa TBN Silang Cavite, sa isang malaking dish, mataas po yun. At habang ako ay nakatingin sa baba, ang sabi ng Diyos, "Concentrate on Sepanaya." Binasa ko naman po yun, pero walang dating. Pero nung aking marinig itong mensaheng ito, ang sikreto at lihim, kaya nagtagumpay ang unang simbahan, because they wait for the soon coming of the Lord.
kailangang huwag mong aalisin sa pang-araw-araw mong pag-iisip, babalik ang Panginoon, at pag iniisip mo ang pagbabalik ng Panginoon, hindi makakasingit ang kirot sa iyong katawan. Hindi makakasingit ang anumang mga banta ng kapaligiran. Kaya ating pansinin, ang tao ay nabubuhay lamang para sa kanyang pangarap. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo sa kanya, masaktan ka sana sa katotohanan ito. Kapag pangarap mo, mabagal at magulo ang magiging iyong buhay. Dahil pangarap mo. Sapagkat pag pangarap ko, hindi ko nasasangguniin ang Diyos sa mga pangkaraniwan. Pero sa kabuuan, pagpangarap ng Diyos, kahit katiting at kaliit-liit ang bagay, sasangguniin mo ang Diyos dahil siya ang may pangarap. At dahil nabubuhay tayo sa pangarap niya, all things work together for good. Ulitin kong muli, all things work together for good to those who love Him and is called according to His purpose. So, kaya ako'y nakakapagpatuloy. Dahil ako'y nabubuhay sang-ayon sa kanyang layunin, hindi ko layunin. At ang karaniwang layunin ng tao, makapag-aral at hindi po masama yun. Makapagbahay, hindi rin po masama yun. At ang mga anak ay mapaaralan, hindi rin po masama yun. So, puro sarili. Pero kung ating maunawahan, unahin mo ang Diyos at siya ang bahala sa iyong sarili. Amen. Palakpakan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kung magsasanay ka at didesisyonan mo ngayong gabi, nauunahin mong lagi ang Diyos at ang kanyang plano, ikaw ay lihim na kanyang gagantimpalaan at lihim na ipagpapatuloy na pagpalain at may lalapit sa iyong mga hindi pangkaraniwan tao at sasabihin sa iyo, ikaw na ang mamahala nitong aking kabuhayan. 20% ay sa iyo. Ba, matindi po yan. Mangyayari yan. Sabihin mo, tinatanggap ko ang katotohanan ito. Last Friday, may lumapit sa aking dumalo nung last Friday. Matagal na po siyang dumadalo ng revival. At lumapit siya pagkatapos ng revival. At ang sabi niya, Pastor, ako po ay may interview sa U.S. Embassy. Ang akin pong pamangkin, deny. Ang akin pong kapatid, denied. At ang isa ko pang kamag-anak, denied. Pwede po bang idalangin mo ako? Ay, sabi ko, sige, pwede. Pero ito lang ang sasabihin ko sa iyo. Pag nasa embassy ka, ipakita mo sa camera, dahil mga psychologist yung nanonood doon, ipakita mong ikay maaliwalas ang mukha at hindi ka atat na pupunta ng Amerika. Hello? Inoobserbahan po yun. Natuklasan ko po yun. Kaya dalawang ulit na ako'y na-deny. Hindi naman deny, hindi lang tinanggap yung aking application. Pero sa ikatlong pagkakataon po, na-approve ang visa ko. At sa ikalawang pagkakataon, in-approve uli. At ang dahilan, ipinakita ko na ang Diyos ang aking pinaglilingkuran. Amen? So kanina, pagkatapos ng broadcast, tumawag. At ang sabi niya, nanggigigil pa siya. Oh! Sabi ko, bakit? Bakit? Anong nangyari? Approve ang aking visa. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen? Kaya nga ating unawain, laging may magandang ginagawa ang Diyos at kailangan ito ay maulinigan mo at makita mo. Yung iyong problema, ang pintuan sa iyong malaking promosyon at malaking pagpapala. Kaya huwag mong ikabibigat yung iyong problema. Ang ipatutuo mo, ikaw ay napili ng Diyos, kaya kaiba ang problema mo kaysa iyong mga kakilala. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, ako ay napili ng Diyos. At hindi ko bibiguin ng Diyos. Paano mo bibiguin ng Diyos? Sa pagsasalita ng pambihira naman ng Diyos, tapat naman ako, nag-iikapo naman ako, nagkakaloob naman ako, ako naman nananalangin, lagi ako sa revival, bakit naman ganyan ang Diyos, Pastor? Hindi ka tapat sa Diyos. Makasarili ka. Amen? Ang tapat sa Diyos ay mapagtiis at mapaghinta. Itingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, kaya si Pastor Greg ay nagpapatuloy dahil siya ay mapagtiis at mapaghintay.
Kakaunti ang amen. Dahil ayaw ng marami ang paghihintay. Gusto nila ay ora mismo. Pero laging tandaan mo in the spirit, ora mismo, na yung hiningi mo ay natanggap mo at iyong paniwalaan. At ang isang kapansin-pansin sa 2 Peter 3:10, kailangan po laging inaabangan mo ang pagbabalik ng Panginoon. Kailangan pong sistema ng iyong buhay ang paghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. So the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Malulusaw, matutunaw, masusunog ang lahat ng nasa sa lupa at nasa langit. At yun po ang pagbabalik ng Panginoon. Gusto mo bang mabuhay ka sa panahong yun? Ba't hindi kayo makasagot? At pwede po tayong makaiwas doon. Kung laging hinihintay mo ang pagbabalik ng Panginoon. Hinihintay mo ba ang pagbabalik ng Panginoon? Oo, talaga? Kung hinihintay mo ang pagbabalik ng Panginoon, ginagawa mo dapat ang verse 11. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought you to be in all holy conversation and godliness? Anong uri ng tao yung naghihintay sa Panginoon? Una, holy conversation. Nasa kasanayang mabuhay ng kakaiba. Amen po ba? Yung iba ay naririndi na sa nangyayari sa South China Sea. Pero ako, hindi ako naririndi dahil ang Diyos ang bahala doon. Meron akong pananagutan sa kanya, kaya kailangan tuloy ang revival kahit na dumami pa ang battleship sa war zone. Kahit dumami pa ang eroplano doon, wala akong pakialam doon dahil hindi naman ako Navy. Hello? Ako ay mangangaral. Amen? Kaya nga kailangan ang sentro ng iyong buong buhay, hallelujah, is holy conversation and godliness. Kailangan tayo'y magpatuloy na maka-Diyos. At sino ang maka-Diyos? Yung laging ang iniisip at yung laging dinadalanginan, yung laging hinihingan ay Diyos. Those are the godly. At magkakaroon ka ng kasiyahan. Godliness with contentment is great gain. So pag ikay may kasiyahan, doon pa lamang ay sigurado na ang iyong biyaya, pagpapala at kapayapaan. At ang sabi ng Titus 2:13, kaya po ako'y maunla dahil inaabangan ko ang pagbabalik ng Panginoon. Ako'y tumitingin. Pag nakakita ako ng rainbow, alam kong hindi na babaha. Bumahaman lugar-lugar, pero hindi na sa buong lupa. Because rainbow is a sign of the covenant na hindi na babaha ng tubig. Ang huling bahana ay apoy. At hindi tayo makakasama doon. Dahil tayo ay pang-ulap, kaya inaabangan natin ang pagbabalik ng Panginoon. So, ano yung pag-aasa sa pagbabalik ng Panginoon? Ang tawag po doon ay blessed hope. Ano ang blessed? Pinagpala mabiyayang pag-asa. Looking for that blessed hope. Yun pong datang ibig sabihin malayo sa iyo. Amen? Looking for that! Sasabihin mo doon sa himpapawid. Dahil doon po magpapakita ang Panginoon. Looking for that blessed hope and the glorious appearing. What is that blessed hope? Yung pagpapakita ng Panginoon sa ulap. Amen po ba? Pero marami pong Kristiyano ang tinitingnay budget. Bayaran na naman ang ilaw. Bayaran na naman ang tubig. Gusto mong walang bayaran? Huwag kang magtubig. Huwag kang mag-ilaw. Digasera ka na lang ulit katulad noong panahong yon. At ang sabi ng Panginoon, lahat ng pangangailangan mo, huwag kang mag-alala because I will attend to your need. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Kaya pag hindi ka nag-aalala sa pambayad mo sa kuryente at sa pambayad mo sa tubig, ikaw ay magkakaroon ng kakaibang karunungan at ikaw ay magkakaroon ng hanap buhay na kakaiba kaysa pangkaraniwan. Amen. Because you are not worried of your need. God will give you a good job.
Amen. At pag binigyan ka ng good job, jab-jabin mo yon, huwag kang tamad. Amen. Amen po ba? Yun ang sabi ng aking boss, Greg, ikay nasa Mindanao, i-assign kita roon, wala kang budget doon, hihingi ka doon sa presidente ng kumpanya. At pag naroon ka na, huwag kang tatawag sa akin sa problema, itawag mo sa akin, tapos na ang project. Pag naroon ka na, jab-jabin mo yung iyong trabaho. At sinunod ko yung utos ni boss. At para akong may-ari ng kumpanya, pumupunta ako sa presidente, pahingi po ng pampasweldo weekly. Nagbibigay naman siya. Yan, ayos ko pong iyong tingnan mabuti. Sabihin mo sa iyong katabi, maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin! Babalik ang ating Panginoon! Oh, glory! At ano ang uri? Tahimik ba ang kanyang pagbabalik? No! Glorious appearing! So, maluwalhati ang kanyang pagpapakita at ang makakakita lamang ay ikaw. Amen. Hindi ang mga hindi sumasampalataya kay Jesus. Ang makikita lang nila, ikaw ay lumilipad pa akyat ng langit. You will be flying up, up and away. At isang araw, bababa rin tayo nasa likuran ng Panginoon at lulupigin ni Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang hininga ang Antikristo at buong hukbo ng buong lupa. At ang ating gawain, umawit, sumamba, magpuri, magpasalamat, gawin mo yan araw at gabi. At ito ang sasabihin ko sa iyo, mabubuksan ang kalangitan at makikita mo ang mga biyayang nasa iyo palang bahay. Dahil ang sabi ng Biblia, pupunuin ng kasaganaan ng iyong bahay. Lalagyan ng Diyos ng kayamanan ng iyong mga silid. At ang unang kayamanan ay ang iyong mga anak. Amen po ba? Kaya nga, unawain nating mabuti. Babalik ang Panginoon. At ang sabi ng 1 Thessalonians 5.23, dahil tayo naniniwala at naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your Holy Spirit and soul and body be preserved blameless hanggang kailan niya ipipreserve ang iyong espiritu, kaluluwa at katawan. Hanggang kailan na ipipreserve niya ang iyong espiritu, kaluluwa at katawan? Until the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya tayo'y mararapture dahil tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. At kung hindi mo hinihintay ang kanyang pagbabalik, mag-desisyon ka ngayong gabi. That is the key to prosperity. That is the key to good health. You are awaiting the glorious appearing of our great God, Jesus Christ. Hallelujah. And how shall you develop this waiting attitude? Number one, study your Bible every day. Pag-aralan mo ang iyong Biblia araw-araw. At kung wala kang Biblia, lumapit ka sa ating aser, bibigyan ka ng Biblia. Amen? Pangalawa, magbulay ka. Meditate on the Word. Naalala ko ang paliwanag ng isang mangangaral way back the 80s. Sabi niya, this is meditation. At ang sabi niya, dito sa inyong bansa, Amerikano po ito, in your country, ang kalabaw ay napakarami. Kayo ba nakakita na ng kalabaw? At kung mapapansin mo po, dahil ako po ay probinsyano at laking bukid, kaya kung mag-basketball ako, basketball ng bukid, larong bukid, dahil kami nagbabasketball ay sa putik nung ako'y bata pa. Hanggang sa mauso na ang pavement. Ngayon, ang sabi niya, ang meditation ay ganito. Ang kalabaw o baka man, may dalawayang intestine. Kaya kung makikita mo, sabi niya, pag linagyan mo yan ng damo, ubos agad yung damo. Pero habang yan ay nag-aararo o kung may ginagawa, nguya na nguya yan. Kaya yung naimbak niya doon sa kaniyang tiyan, iniluluwa yun upang ichu. At yun ay papasok sa buo niyang katawan.
Kaya pansinin po natin, as you meditate on the Word, you will digest it. Hello? At magiging dugo at buhay mo ang salita ng Diyos. Kaya hindi ka na masisindak to the echo. Huwag po to the echo. To the Lord Jesus Christ for His honor and glory. Dahil pag to the echo po, mahina po dyan ang 60,000. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Jesus is our true wealth. Si Jesucristo ang totoo nating kayamanan. Sa isang talinghaga, may isang napakayaman lalaki at napakahusay na negosyante. Nung malaman niyang may gintong nakabaon doon sa lupain, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-ari at lahat ng kanyang yaman ay binili niya yung lupain. Kanya ang lupa at kanya rin yung kayaman ng nakabaon doon sa lupa. Ano po ang ibig sabihin ng talinghagang yon? Na sa ibabaw ng lupa, tayo'y nabubuhay sa paghahari ni Kristo. At sa ibabaw ng lupa, hindi ka magkukulang dahil yung lupain ay yung iyong bahagi ng mga biyaya at pagpapala. Yung kayamanang nakatago ay ang Panginoong Jesucristo at si Jesucristo ang ating kayamanan. Si Jesucristo ang ating mana sapagkat kay Jesucristo kasama tayong tagapagmana. Kaya ikaw at ako hindi magkukulang, ikaw at ako hindi magdarahop sapagkat ang kayamanan ay nasa atin and yung yamang yun umuunlad at lumalawak at lumalaki. Kaya ikaw at ako'y pinagpapalala. Why? Dahil yung binili nating lupain at ang pagbili natin ay pagsusuko ng ating buhay at ang ginamit natin para makuha natin yung talinghagang yun, inialay natin ang buong buhay natin sa Panginoon at yun yung ating ibinayad para ang kayamanan na si Jesucristo ay nasa atin, para ang lupain ay mapasa atin at habang nasa ibabaw tayo ng lupa, hinding-hindi ka kukulangin. Glory! Kaya ngayong gabi, you have to practice the art of obsession. Pag sinabing obsess, wala kang iniisip kundi si Jesucristo. Wala kang bukang bibig kundi si Jesucristo. Wala kang pag-asa kundi si Jesucristo. At wala kang inaasahan kundi si Jesucristo. At pag si Jesucristo ang buo mong buhay, mawawala ang cancer, mawawala ang sakit sa sasapnan, mawawala ang pagkabaog. Sapagkat si Jesucristo ang kayamanan ng langit, ang siyang kayamanang nasa iyo at nasa akin, at kailanman hindi ka magdarahop, at ikaw ay hindi makakasama ng mga bigo, ikaw ay makakasama ng mga hari, ikaw ay makakasama ng mga hindi pangkaraniwan tao, kundi ang mga matagumpay na tao. Tayo po ay manalangin, o Diyos aming Ama, salamat. At hayaan mong bawat isa ay pagpasyahan na ang kanilang buong pagkabuhay, walang laman ang puso't isip at bukang bibig, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. At dadaloy ang kakaibang biyaya at pagpapala at mabubuksan ang mga saradong landas at mawawasak ang lahat ng kuta ng kadiliman. At ang magiging kuta at tanggulan namin ay tanging ikaw, Ama. Salamat sa pangalan ni Jesus. The stronghold of the needy and the poor is God alone. Our stronghold is God. Ang kuta natin ay ang Diyos. Because we are poor and needy and we need God every day. God bless you all. Sabik na po ako dahil sa broadcast, hindi ko nakikita kayo ng mukhaan. Kaya pinag-aanyaya po ang 31st year anniversary ng Great Day to Live sa radio at television. At ako'y naniniwala na sa ating pagtitipon ay makakapiling natin ang Panginoon sa isang malawakang pagsasama-sama. Sa mandalawang tatlo, nagkatipunan ito ng Panginoon sa ina. At ikaw at ako magpapalain sa kakaibang paraan ng pagpapala. So ang date po ay May 19, alauna hanggang alas 6 ng hapon. At ito po ay gagawin dito po sa Bayanihan Center, dito po sa Unila. At ito po ay nasa malapit sa Corner Show Boulevard at Pioneer Street.
at sa harapan ng DC Supermarket. Mapagpala po kayo ng Diyos, ang ticket price po natin 300 at limitado na lamang po ang lahat-lahat at makatatawag kayo sa ating telepono sa 7238752 para po sa inyong ticket. At gayon din po, pwede po kayong mag-log on sa gregdurante.com at mapagpala po tayo lahat ng Diyos. See you May 19, 2018 dito po sa Bayanihan Center, Unilove, sa Pioneer Street. God bless you in Jesus Christ's name.